Welcome to my channel and welcome to my kitchen. Bali, dahil ito po yung aming first, actually second day ng bagong lipat kami dito sa bagong naming accommodation. So magluluto ako ng aking specialty na pininyahang manok. Pagluluto ko po yung aking mga kasamahan. So ipapalasa ko sa kanila kung ano yung kakaibang twist nitong pininyahang manok. So dahil feel ko magluto sa aming kitchen, so ngayon, ito ang mga ingredients na kailangan. Okay, so ito ang kailangan natin ay garlic. We have garlic, onions, we have potatoes, carrots, saka bell pepper. Bali, ito po pang garnishing po yan, pang pabigay ng lasa. And of course, may pineapple tidbits po tayo. Saka, don't forget na huwag natin itatapon yung juice ng pineapple. Kasi kasama yan sa pagluluto natin. We have our salt and pepper. Meron din tayong evaporated milk para ito po yung magbibigay ng creaminess sa ating lutuin. At meron tayong, of course, ang pangisa natin, yung mantika. Siyempre, hindi magiging kompleto ang pininyahang manok kung wala manok. So, we have 1 kilo of chicken na nilinis ko, cut into cubes. Nilagyan ko siya ng kaunting asin dahil nagpapatender siya ng parang brine solution. Okay, so later, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang pininyahang manok a la day. So, syempre, itong pagkain ito po siya, lahat nakaka-relate lang sa mga Pilipino. Kasi itong taste na to is like, meron siyang creaminess na dahil sa evaporated milk, meron siyang sweet and sour dahil sa kanyang pineapple. At syempre, meron din tayo dito, nalagyan din natin siya ng patis for flavorings na kakaibang ng lasa. Okay, mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano pagluto na ito. Ayan. So, let's saute the onion para lumabas sa kanyang aroma. And, follow natin yung garlic. Ayan. Saute lang po natin siya. Ayan, mix natin siya. Para lumabas yung kanilang aroma at yung lasa. Okay, after few minutes, lagay na po natin yung ating chicken. So, patingin natin siya. Sautein natin siya, igisa natin siya para lumabas yung kanyang flavors. Alright, so after natin igisa pa, isison po natin siya ng pepper. And then ito po yung nakalimutan kong sabihin, kailangan po natin lagyan din siya. Instead of salt, talagyan natin siya ng patis pang palabas ng aroma ng lasa. So, lagyan natin siya ng patis. Okay,
Ayan, after natin magisa, pinalambot na rin po natin yung baka. Lagyan natin siya ng pineapple juice, yung pinakasabaw mo. Ayan, para manuot yung lasa talaga nung pineapple. Ayan yung pinakamagiging sabaw niya. Ayan, ay pwede na rin natin ilagay yung kanyang yung pineapple para manuot yung lasa. And then, takpan po natin ulit. Let's simmer for about 5 minutes. Ayan, so now, kulong-kulo na yung ating medyo malambot na yung ating manok. So, pwede natin ilagay ang ating patatas. Ayan, konti na rin mga kulang na para makompleto ito. Ayan. So, pwede na rin natin lagay yung ano, yung ating carrots. Pagpakulay din siya. Ayan. So, let's simmer for about 5 minutes again. Ayan. So, yung naiga-iga na yung kanyang sabaw, pwede na natin lagyan ng evaporated milk. Minsan merong ano, may isang ibang version na sinasabi nila chicken pastel, yung iba naman yung iba gata nilalagay, pero sa akin evaporated milk. Let's simmer for about 5 minutes. Saka medyo luto na rin yung ating carrots at potato. Ayoko na masyadong malabsa. So, yung tamang-tama na. Ganda rin ang kulay niya. So, pakulayin pa natin. Ayan, malambot na ang ating patatas at carrots. So, lalagay po natin ang ating bell pepper. Tapos na to. Okay, ang ganda naman yung tsura niya. Tada! So, 2 minutes na lang. We're done. Tapos na po tayo sa ating pininyahang manok. So later we will plate naman po natin siya. Ayan na po ang ating pininyahang manok. Ready to serve. Salamat! Salamat! Salam! Anong menu po? Ay, nagluto na.